nangyari kay tatay? Ito po, kailangan pa pala. Sige, upo ko. Saka na kami. Tis. Ano? Exostosis. Exostosis. Ibang klase itsura ng tuhod mo. Tayo. Ang haba o. Oh. Ibang klase yung figura ng buto mo tayo. Ilan taon na kayo? 66. 66. Nabagsakan ako ng muto. Kaya ni kagad ko. Ah, kaya pala eh. Oh, pati kung ba yung iba, masakit sa akin. Mga sampung beses na pag-anamigala ng motor. Iba na yung tsura nung nakapaggaling na to. Hindi ganito ang tsura ng buto, tandaan nyo. Kasi ako kabisado ko eh. Kala ko, kailangan talaga sabihin niya yung may mga disgrasya kayo. Tingnan mo yung ano ng kurba ng buto. Tingnan mo yung kurba ng buto niya. Napakahaba oh. Merong fracture before na humilom na. Nasa isang taon na. Isang taon na. Pansin nyo ba? Nag-straight na, wala nang kurba niya. Dapat yan. May ganun. Marma po, yaring tagalira. Tap na napakahaba. Oh. Yeah. Sobrang edad na kagad. Hindi, 66 pa. Hindi, yung ganitong buto, sabi ko na sa inyo, yung itsura ng buto nyo, parang mas umidad, sobrang edad. Bakit? Ayan yung mga ganyan, yung mga highlighting, parang marupok na marupok. Kasi yung ibang, pag nakita mo yung x-ray ng ano, hindi pa marami yan, yung mga ganyan highlighting white, nag-highlighting. Ayan, parang mga yan, yung parang nagrurupukan yung mga yan. Yung mga lining. Ngayon, dito sa balakang, sa hips nyo sa kaliwa, kung mapapansin nyo, nagbago yung sasi dito. Sa pelvis, umangat. Dito, diin. Dito nakadiin, dito nakaangat. Yan ang nakikita ko ito. Tapos, sa dito naman, sa isang view, sa anterior, tsaka sa lateral. Ayan, makikita nyo. Pansinin mo ito. Dito masakit sa'yo, Tay. Yan. Dito hindi. Gumiwang. Malamang sa pagbubuhat niya ito. Nakukuha. Tsaka yung itsura ng ano, tingnan mo, tabi-tabi nga. Ito sakit na. Tabi-tabi nga. Yan. Ito naman, lateral view, pataginid, yung inibig. Kung mapapansin nyo, sa mga buto niya, tingnan mo na yung extension. Naming extension. Dapat siya malilinis yung mga yan. Okay? Sira-sira na yung dish nyo tayo eh. Dito sa babang baba, sira-sira na. Kaya ngayon, makakaramdam kayo ng pagbagal ng katawan. Yan, lumakay. Pabubuksak ng motor ka ako. Bubuksak ko ng motor. Kailan? Isang taon na. Isang taon na. Ihigit na isang taon. Mga sampung beses nga po, nadagalan ng motor. Sampung baby. Ayan na, puro osteopites. Marginal osteopites are seen in the lumbar spine. Alignment vertebrae is like this space appear thing, lumbar spondylosis. Okay, poor osteopites. Pero yun ay bunga ng katandaan, pero mas parang umidad yung mga buto nyo. Yun ang tingin ko. Mas parang pamumpang sed, pang 75 pataas. Hindi pang 66, puro osteopites. Alam niyo yung ibig sabihin ng osteopites? Ganito tayo. Osteopites. Ano, ganito. Bukol-bukol yung bar. Itong normal na buto. Nasa ganito kayo tayo. Ganyan. Wala na yun ang liquid. Oo, no. Hirap na ito. Kaya sumasakit yung ano nyo. Ngayon,
Kaya pag pirat na yan, maiipit yung tinatawag na spinal cord, kaya ang kilos nyo, kita nyo. Itong nasakit sa akin, ito yung spinal cord. Yung paa nyo, pangkarangiwan yan, ganyan na kayo pinanganap. Itong paa, itong tuhot, hindi. Hindi, yung paa, yung paa ganyan. Ganyan na yung bata pa kayo. Oo. Tumataas ba yung uric nyo? Ha? Uric. Tumataas ba yung uric nyo? Hindi ko alam. Hindi mo alam. Sari daw isa yung uric. Ayun nga. Tumataas yung uric nyo. Kasi marami ako nakikita sa mga joints nyo na parang sobrang daming highlighting. Yun nga yung pati dyan sa balakang nyo, ganyan. Ngayon, tumaas pala yung uric nyo tayo. Yan ang patatandaan kasi yun, no? Tsaka, ang bone yun kasi, ang bunyon kasi, talagang yung kurba ng buto niya, makikita mo talagang butong-buto lang. Pero yan, pag may bumukol pa sa bukol nyo, ibig sabihin yun, ito kasi palatandaan to ng ano eh. Diyan, ang unang-unang sumasakit. Diyan ang unang-unang sumasakit sa uric. Oo nga tayo, sadyang ganyan, pero tingnan nyo, may extension, may iba pang nakabukol. Pero, ito, yan puti. O, di ba? Ngayon, ito, may patunay na nga rito eh. Hindi nyo na may tatanggi, o. Meron kayong uric. Maaring tumas yung uric nyo, bumaba, tapos yung mga, tinatawag kasi yung uric crystal. Meron din yan minsan. Ayan, o. Ayan, o. Sa mga daliri. Ayan, may, ayan. Yung bukol yan. Ako, hindi na maliligaw sa ganito. Kasi, sa dami ng pasyenteng lumalapit sa akin. Yan, konti lang. Pero, ang ibig sabihin yan, lumala kayo dati. Tapos naka-recover, gusto ko yun. Yan, dyan ang lumala, tapos naka-recover. Tapos, syempre, pag kumain kayo ng ano, kumain kayo ng bawal, susumpong siya ulit. Tawa. Ito ang ano natin, medyo bawas lang yung ano nito pagka mataas yung uric. Tumataas pala yung uric nila tayo. Pag kumain ito ng bawal, automatic susumpong agad yan. Kahit pa nakahiga sa pinakamalambot na higaan. Kumakain ba kayo ng baboy, baka? Minsan, okay. Hindi namamain ng taba. Hindi, yung red meat ang bawal sa inyo. Tuna, kumakain kayo ng dilata, mga ganyan. Oo. Bawal sa inyo yun, ha? Magkulay-kulay muna kayo para hindi sumakit yung adjoint nyo. Kasi kahit anong hilot sa inyo, kahit wala kayong gawin, kung kumain kayo ng bawal, sasakit yun. Straight lang. Relax lang. Gets nyo tayo? Kahit hindi kayo matumba ng motor o maano, talagang kumakain kayo ng mga tuna, laman loob. Deka? Hindi po, mamaya. Tayo po po. Okay lang. Relax. Isunod mo lang. Kailan kayo nagpahilot? Bago pa to, ha? Therapy. Oo, kailan? Nung Sabado pa. Sabado pa? Fresh pa to. Fresh na, fresh na. Okay, ulit ng bahay. Eh? Fresh pa eh. Eh, na-therapy na pala kayo eh. Na-therapy. Medyo bago-bago pa yung ano nyo eh. Kung tama yung sa likod eh. Ano? Itong Sabado? Sabado ba? Sabado. Kailan? Sabado, Linggo? Martes pa na ngayon eh. Sabado. Kasi yan, hindi pwede sunod-sunod. Bah. Well, ano yung therapy nyong na-receive? Ano yung ano? Hello. Okay. Kasi pagka sumobra rin, malalamog siya. Kaya kailangan, ang interval kasi nito, at least 5 days, 1 week. Ganun, pataas. Yung sa akin ang interval ko. Kasi malalamog yung pasyente.
Ito na yung sinasabi ko. Yung nakita mo nakangat, yung sinasabi ko nakangat. Hawakan mo to. Meron nga yun. Ito. Oh. Ito yung tungin mo. Ito yung original. Ay, kumbaga yan ang talaga. Umalasa na. Ito ang umalasa. Yan. Ito. Umalasa. Ito talaga ang umalasa. Sabi ko sa iyo nung ikayunan ako noon. Yan talaga ang pinakamalasa. Taas yung kabila. Yun, makikita ko kasi sa ano. Ngayon, nag-reflect dito. Sige tayo, ipitin nyo muna to. Butonis mo yun. Butonis mo nga. Ang tayarapan. Okay, hindi akang patagilid. Pero pwede pa ako siyang bumalik? Pwede naman, ang interval ka, ang interval lang ito. Pagka lang siya nakapagal. Weekly. Oo. Hindi pwede sunod-sunod, dalawang araw, tatlong araw, iba yung ano ko. Kumbaga yung mga matapos ang isang buwan. Oo, iba yung kasi procedure ko para sa akin. At least 5 days. Nurse ka sila. Sige, hindi. Gano'n naman. Tsaka siyempre, pag natapos ang isang buwan, pwede ka na... Oo, may edad kasi si tatay. Hindi na healthy yung ano. Kumbaga, mahina na yung katawan niya talaga. Mahina na pati buto. Mahina na yung buto. Kaya hindi pwede sunod-sunod. Bukod sa malalamog siya, yung mga buto niya, yung mga joint yun niya, hindi magkakanda, kumbaga umay na sa ano, hilo. Basta na yan. Kabilang side. Kabila naman. Tsaka babawasan nyo sa pagkain ng mga ano, yung mga laman loob. Makain ba kayo ng mga isaw, tay? Hindi. Anong madalas yung kainin? Baboy? Madalang din yun. Baboy? Ano madalas? Tuna, wag na wag kayong kakain ng tuna, mataas ang ulan. O pwede kayong kumain ng isda. Wag lang yung mga tuna. Sardinas, bawal yan, ha? Mataas ang ano nun kasi bumubukol na yung mga buto-buto nyo. Mga joint-joint ka. Yan ang indikasyon kasi na matataas ang uric nyo. Mami, ano, para mabilis makarecover yan sa mga sa uric niya. Kasi ano, bukol-bukol mo. Ang tawag dyan, uric crystal. Ano yung mga daliri niya? Celery, carrots, green apple, cucumber. Celery, carrots, green apple, cucumber. Yan ang... I-blender niyo yan, sabay-sabay. Ay, nang kanya kakain. Yan yung juice. Yan yung juice. Yan. Tapa kayo, tayo. Tapa. Sige, dahan-dahan lang. Tanggalin mo na. Napada pa. Hindi mo na. Yan. Saktan niyo pa yung mga yung subo, tapos baba po kayo kung ano. Yan, nakaya na siya. Yan, sige to. Yan. Yung? Relax. Relax yun ako. Kailan pa kayo nagsimula ng therapy? Isang beses pa lang daw yun. Sa Sabado lang, umpisa lang. Umpisa pa lang? Ah, okay. Okay naman yung magpa-therapy, huwag lang sunod-sunod. Ay, hindi na kayo pwede. Hindi na pwede, dahil inano ka na dito. Wala, maano na yung katawan nyo. Malala. Kailangan palampasin nyo na muna. Pag nagpa-therapy, kayo, ngayon nga lang, medyo atrasado ako kasi press na press. Kitang-kita pa. Kumbaga, alam na alam ko kasi yung ganito. Kailangan yan. Medyo magigreen-green na yan kung luma na. Pero pulang-pula pa yun. Halos bago. Kumbaga, alam ko may gumalaw sa inyo. Diyan lang kayo. Kaya kailangan. Eh kung magpapa-therapy kayo ulit bukas, wala. Lalamugin nyo na yung katawan nyo. Hindi na pwede. Lalamugin nyo na yung katawan nyo. Kitang-kita. Ayun pala yung ano. Alam ko kasi pag luma at bago. Oo. Kasi nagaganyan din ako sa totoo lang. Inaano ko lang, hindi ko na yung ina-apply kasi mahinang klase yan.
mahinang klase. Kumbaga, mas maganda na yung pool massage na kaysa yung ganyan. Para ka lang nilagyan ng chikinini niya. Tawag ka na yung parang minanong baso. Bintusang tawag. Yung bintusang. Fresh na fresh na. Pero siyempre nasa tama. Tamang ano. Hindi mo pwedeng sunod-sunod. Durit sa inyo. Durit. Hindi para hindi ka na magpaano bukas. Kailangan at least minimum 5 days. Pero kung stroke kayo, 3 days. Lalo kung bago pa kayo, mga 3 days. Namigit ng santaw na rin. Ang una. Iba na kasi yung figura ng muto niya eh. Tapos sabi ko ha, mas parang umidad. Mas parang pang 75 yung muto niya. Ang daming mga osteopines. Ano yung osteopines? Pinaliwanag ko na sa iwan niya sir, di ba? Mga bukol-bukol sa buto. Yun ang nakalagay dyan eh. Pero yun talaga rin ang nakikita. Pinakita ko lang din yung sample sa ibang ano. Ihaya ka tayo. Okay, ganda lang. Iusok mo muna pag ano. Yan. Inhale, exhale, lakasan nyo. Yan, inhale. Isa pa, inhale, exhale. Ayan, kita mo yung bukol ng ano ko. Ibang-iba, oh. Kumbaga, may buo. Yung buto kasi, nagpo-form talaga ng ganyan. Meron talagang tao ganun. Kahit kuya ko, ganyan, eh. Pero pag may tumubo pa dyan na bukol, dyan kasi yung, ano, indikasyon na magsisimula na may uric ka. Masa-child yung dito mo. Tapos pag nagbukol-bukol na yung mga joints mo, yan yung tinatawag na uric crystal. Yan yung mga naiiwan. Yan o. Marami. Itong tuhod niya to, ito yung sinasabi kong lumapad dahil nga na-fracture before. Kita mo yung x-ray, ito. Yung sa x-ray nga yung pinapalawan ko sa iyo. Mahaba yung tuhod. Ano siya eh. Wala yung kurbang pagano, di ba? Wala sa align. Pero magkaganon pa man, sabi ko sa inyo, celery, carrots, green apple, cucumber. Mix niya yung blender niya. Tapos, pag nagsawa na siya sa lasa ng ganun, tsaka naman kayo pumili ng honey. Istritin niya lang yun, anim na buwan. Honey lang. Oo, para yun may panlasa kasi yun yung pinaka-safe na pampalasa. Eh. Okay, magtimpla ng may asukal na. No? Makikita nyo yan mga yan. Parang gaganito yan, no? Para siyang gagalisin, magbabalat. Ninipis yan. Yung buto lang talaga may iwan. Pero itong nakapatong na to. Sa jaya may bukol eh. O, oh, meron yung bukol niyang pumbaga. No? Pero ito, sobra to. Itong ano, sa ibabaw. Kaya pala mahirap kong magsinilas na. Opo. Kasi kuya ko ganyan ko rin yung minamana sa mga lolo-lola. Ganyan din ang panang kuya ko talaga. Sa jam pa gano'n. Sa lolo ko mana. Oo, pero yung yan o, yung pumibabaw, yan po yung uric. Ganyan din yun na yan, may patunay na nga sa inyo eh. Uric crystal po ang tawag dyan. Hindi siya po eh. Yung mga yan, to. Ayan o. Ayan. Ito, ito humupa na eh. Pagka dyan kasi nakikita sa mga ano, sa mga joint, sa mga daliri, minsan sa tuhod, are, ayan. Ayan, sapul din yan. Ayan, sapul na rin. Hindi. Hindi. O, yun nga, yun nga. Maniwala kayo sa akin kasi nandito. Ako yung nandito. Kumbaga, ako yung nag-aanong yan mga yan. Hindi lang kayo, hindi lang isa, sampo, 20.
Hindi po kayo pupunta dito sa akin. Kumbaga na, alam ko na yung mga ano tayo eh. Hindi ako maliwi dito. Ayos na. Dali lang tayo. Dito naman sa leg, yung hinata ko sa inyo. Kasi kung sa pool yan, hindi pa, tay, may kakarating. Hindi lapat yung paka mo sa, paka mo din sa chibis. Magkulay-kulay muna kay tay, ha? Tumata. Maraming tumas yung uric niyo before, nakarecover kayo. Kaya kailangan, alam nyo ang bawal sa uric, red meat. Ano yung mga red meat? Baboy, baka, pwede yung manok. Pwede yung manok. Baka lang at baboy, hindi. Baboy. O, taka yung mga tuna, malakas kasi yung uric niya. Soft drinks. Hindi mo niya nag-ano. Beer, yan ang mataas ang uric. Hindi mo yung mga soft drinks. Tuna, yung magmula sa galunggong, papuntang yung malaking tuna. Kaya galunggong maliwas. Yan, may na ulam. Hindi niyo mapapansin pag kumain siya may sumasakit sa mga ano. Mga joint-joint. Siya kung ano. Ha? Kung hindi. Siya kung gusto. Pang ulam. Ay, kahit naman sino ay gusto titigilan yun. Titigilan ninyo. Titigilan. Sa totoo lang yung galunggong masarap yan. Kahit sino ay gusto yan. Mm-hmm. Ang problema, pag tumaas na yung uric mo, talagang wala na. Eh, ang baka, di ba? Masarap din. Pagtapa. Sadyang gusto natin yan. Eh, ang problema, pag nagkakasakit nga tayo, nagkakaroon tayo ng komplikasyon. Nilagan ba kami pero paborito ko? Oh, paborito mo. Kaya nga, ano eh, tay, gustuin nyo man nung gano'n. Masarap din. Ako, masarap talaga yun. Nilagan ba ka na may mais-mais pa. Ang problema, meron na tayong complication. Alam nyo kung saan ang complication ni tatay? Sa baga. Sa liver. Once na magkaroon kayo ng uric, yung liver nyo ang tama. Sa, kasi ang liver ang nagkikreate ng uric, dapat amino acid. Ngayon, pag sumobra yung ano, sumobla yung ano mo, ang ikikreate niya na hindi amino acid, uric acid yung mas malagkit na. Yun yung mapupondo ngayon sa mga lahat-lahat ng joint. Ngayon, kahit sa lahat ng joint, sa paa, sa tuhod, sa siko, sa mga daliri, ngayon, pag merong tumubo dyan, mamamagayan, mahirapan ka ngayon magkikilos. Okay? Manood kayo ng mga panoorin nyo yung mga ayan, yung mga past video ni Doc Willyong. Katulad niya si Doc Willyong may sa Get Well Soon Doc saan na maka-recover ka. Panoorin yung mga past video niya. Dinidiscuss nilang mag-asaway nila Doc Lisa. Kailangan manood kayo rin sa mga doktor na mga vlogger. Kasi doon pala magkakaroon na kayo ng idea. Para alam nyo rin sinasabi ko, hindi nyo man napapanood, eh nanonood kayo sa akin, ibinabato ko lang, kaya hindi tayo pwede magkamali. Kasi sa doktor galing yun. Doktor galing yun, sinasabi ko. Kasi kailangan kong mag-add, kasi marami na rin akong followers. Yung hindi nyo sila napapanood, ibinibuelta ko sa inyo. Okay? Kaya pag may kumontra sa akin, i-review ko lang yung ano, i-review ko lang yung video nila. O, sinabi ng doktor yun. Ibig sabihin, saan ka nagaling? Tay, tayo ka. Ganito ang exercise nyo. O, sandal kayo dito. Para hindi kayo matutumba. Sige, sandal kayo sa pader. Sandal kayo sa pader. Yan. Par, buwan na mo siya. Iba nakasandal kayo sa pader. O, dito kasi mas maluwag. Dito kasi mas maluwag. Para mabilis kayo makarecover. Kasi ito, compression mo sa kanya. Spondylosis tapos severe yung mga osteopites niya. Ang daming osteopites. Sige, sandal ka sa pare tayo. Panoorin mo ako. Sige. Iganan mo yung paa mo para, kumbaga, i-forward mo na yan. Sige, ilapat mo yung likod mo. Na yan, hindi ka matutumba dyan. Di ba? Nakalapat ka na. O. Kahit pa paano. Yan yung bayanin. O. Yan. Ito, tayo, tingnan mo yung kamay ko. Yan. Kasi hindi ka matutumba, basta idiin mo na yung paa mo. O. Ay, paunti-unti. O, ganyan. Sige niyo po. Eh, ano mo? Sige, sandal mo lang yung ano mo ha, patawan mo ha. Ito, ito mo lang kaliwa. Ituhod mo, kaliwa, tuhod. Pag ganun. Huwag mong maunang pag ganun. Yung tuhod mo lang. Yan, yung tama yun. Sige, lakas mo. Lakas mo, unti. Taas si pa, sige, yan. Taas.
Tayo, galing sa baba, galing sa baba. Gagaling niya, basta huwag mong pansinin yung sakit. Sunod ka lang. Sige, kabila. Tayo. Yung isa pang... Tingnan mo ko tayo. Ito yung, dito talaga nagkakaroon ng problema pag hindi marunong, hindi natin matutunan to. Talaga yung mga severe back pain natin, malalala eh. Ito yung kamay. Para ka lang, oh, ito yung oh. Safe ka rin yan, hindi ka magpupo kasi nakasandal ka na dyan. Yung isang. Mahina na palimba. Oo, mahina na palimba. Kaya nga, kaya natin, sige. Kasi igayan mo yung kamay. Sige, ganito muna. Ituhod nyo muna, huwag muna yung kamay. Eh sige, hawak muna kayo dyan. Tumuhod muna kayo ng pagganon. Sige, tuhod. Yan, kabila. Hindi kayo matutunan. Taasan nyo konti. Kabila. Taas yung kabila pa. Kabila. Yung kabila itong isa. Ay, ganito. Yan. Yung nakasandal tayo. Oh, yan ha. Hindi tayo matutunan pa dyan eh, kasi naka-plaster ka na eh. Oh, yan oh. Yan, oh. Yan. Sige, ganito muna. Ganito. Left and right. Kaya na nga, di kaliwa. Sige, kaya mo yan. Exercise. Para lumakas. Tay, ganito rin tuturuan, di ba nagtiterapy kayo. Tuturuan din kayo ng mga exercise doon. Kaya nga yan, yan ay pinaka-best. Kasi hindi kayo matutumba dyan. Kasi pag nag-on alone kayo, pina-exercise ko kayo na walang masasandalan. Balik. Yun, babaliklad kayo. Ito na yung pinaka-best eh. Kahit mahina ang ano mo, katulad niya, naangat niya naman. Sa susunod kasi tataas yan, giginhawa. Hindi ka matutumba kasi nakaganon na yung lipod mo eh. Paano ka matumba dyan? Maliban na lang kung tinanggal mo yung sarili mo sa pagkakasandal. Yan. Ganyan-ganyan mo. Itaas mo, itaas mo. Unti-unti kikilos kayo niya. Yan. Oo. Mapapansin nyo, para lang din kayo nakakapaglakad niya, no? Pag tumaas kasi yung mga ganyan na exercise mo, kasi naglalakad kayo pag ano, eh. Kulang sa ka. Paano ba tayo maglakad, no? Di ba inaangat natin? Ngayon, kaya kung ay na-exercise yun, no? Kasi pag naiahakat mo yan, may ahakbang mo ng pag-anon yan. Ang nangyayari kasi kita tayo, pag-anon eh. Hindi na nga naiahakat. So, kaya kung para maiahakat yun. Kailangan mong gawin. Yun. Oh, mataas pa naman eh. Kailangan mong gawin. Tay, pasensya na kayo. Talagang mapapagod kayo. Kahit saan kayo magpunta, tuturuan kayo ng ano. Kumbaga, sa akin, gusto ko makarecover kayo. Saka para sa iyo din naman yun. Oh, kailangan yung sipagan lang. Kaya hindi ko patok-tok eh. Kaya yun ang maraming gamot. Kaya nga, hindi mo tayo gamot. X-ray, hindi ko pinabasa. I-re-resta ng gamot. Yan, gaya ni mula nang... Kaya kung ano, desisyon nyo po yun. Sa amin naman dito, kung ano yung nilapit nyo, kung ano yung kaya kong i-ano sa inyo, ituro or ano, igawin, yun ang gagawin ko. Pero hindi rin ako magre-reseta ng gamot dito. Ang i-re-reseta ko sa inyo, celery, carrots, green apple, cucumber. Para yung uric nyo naman tuluyang mawala. Okay? Yan po. Gayun din pala. Therapy sa